Dumako naman tayo sa Isabela kung saan itinaas ang signal number 3 dahil sa inaasahang paglandfall ng Bagyong Christine. Ang mga paghahanda roon, silipin natin sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, sa mga oras nga na ito, ramdam na ang epekto ni Bagyong Christine sa probinsya ng Isabela. Tuloy-tuloy na ang buhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Umaga pa lang, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng Isabela. Mabilis ang pagtaas ng antas ng ilog sa probinsya, kaya hindi pa man tumatama sa kalupaan ng Bagyong Christine, hindi na madaana ng ilang tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. Isa lamang ang tulay na ito sa probinsya ng Isabela na hindi na madaanan pa ng mga motorista. Inaasahan kasi na sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay tataas pa ang antas ng tubig sa mga river system. Hindi na rin madaana ng overflow bridges sa Anafunan, Gukab, Alikaukau, Cabecera 8 at Turod Bangkero. Ang pamilyang ito sa Ilagan City, dinala na sa ligtas na lugar ang kanilang mga alagang hayop at ilang gamit. Baka raw kasi masira ang kanilang bahay sa lakas ng hangin. Kaya uwi na kami, ma'am, dahil malaki na yung ilog. Maaga na rin lumikas ang ilang residente sa iba't ibang mga bayan sa Isabela. As of 11 a.m., halos 400 individual nang inilikas. Kasi malakas po yung hangin, ma'am. At saka, hindi rin po safe sa bahay. Isa pa, may baby ka, ma'am? May baby po ako. Inaasahan ngayong gabi, magla-landfall ang Bagyong Christine sa Isabela. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga bayan sa southern at northern part dahil sa banta ng pagbaha. Downstream sila eh. Ang flow ng tubig is from south to north. Pag naipon na dun sa northernmost portion ng river, magbabackflow na yan. Kaya yung limang bayan yun yung pinakamababa. Samantala, inilikas na rin ng mga residente sa coastal town ng Divilacan at Palanan dahil sa banta ng storm surge. Emil, as of 5 p.m. monitoring ng PDRRMO Isabela ay 7 tulay nang hindi madaana ng mga motorista matapos nga na umapaw yung ilog. Ibig sabihin, mabilis yung pagtaas ng antas ng river system, partikular ng Cagayan River. As of now, ilang lugar na rin sa probinsya ng Isabela ang walang supply ng kuryente. Emil? Jasmine, ano pa yung ibang paghahandang ginagawa dyan sa Isabela bago yung inaasahang landfall ng Bagyong Christine yung gabi? Actually, Emil, kahapon pa lamang ay tuloy-tuloy na yung preparasyon o yung paghahanda ng iba't ibang LGUs, ganun din ng provincial government dito sa probinsya ng Isabela. Number one sa kanilang ginawa ay i-identify yung mga lugar na dadaanan ni Bagyong Christine. After ma-identify, doon sila naglagay o nagpreposition ng mga rescue vehicle, rescue equipment at mga rescue personnel in case na kailanganing mag-responde ngayong gabi. Pangalawa, Emil, sa pinaka-importante ginawa ng PDRRMO, ay yung implementasyon ng preemptive evacuation. Mas mainam na sa paglandfall ni Bagyong Christine ay nasa ligtas ng lugar ang ating mga kababayan. Ayon sa PDRRMO, sa ngayon wala na sila naging pagkukulang doon sa preparasyon at yung pagbibigay abiso sa ating mga kapuso. So sa ngayon, nakaantabay na lamang ang PDRRMO, ganun din tayo. Doon sa posibleng epekto ni Bagyong Christine, at syempre kasabay niyan yung panalangin na maging ligtas ang lahat sa banta ni Bagyong Christine. Emila. Amen. Ingat at maraming salamat. Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.